magandang araw sa atin lahat. Luzon, Visayas, at Mindanao. Sa lahat ng sulok ng mundo na nakapanood ng channel ko. Magandang araw sa atin. Ito mga bro, ito ay isang sapa na malaki. Suba ang tawag sa mga Bisaya dito mga bro. At may nakita akong sign dito banda. Ang itingnan ninyo mga bro, pag ganitong klaseng mga sapa, malalaking mga bato ang tingnan nyo, dahil andyan sa napakalaking mga bato ang mga sign. Tingnan natin dito banda. Dito tayo. Yan. Napakalaking sapa mga bro. Tinuturo niya mga bro. Dito po. Na nasa malayo. Puntahan natin mga brother. Ito ang mahirap mga bro. Kung ang site na iyong puntahan ay nasa sapa, dahil ang mga hapon marami silang paraan sa paglibing ng Yamashita Gold, dahil kung isa lang ang kanilang pamamaraan pag nahukay ng mga treasure hunter, makakakuha na sila ng idea at yun ang gamitin nila sa lahat ng mga nakatagong yaman. Kaya iniba-iba nila ang estilo sa paglubong ng mga Yamashita Gold. At ito yung bato na pinapoint ng Arrowhead. Doon banda. Doon banda. Yun. Napakalaking bato mga bro. At yan ang tandaan natin. Dito tayo. Talasan nyo ang mga mata mga bro. Dahil ang mga batong pinupuntahan ko ay napakalaki, at ang mga sign kung sa iba na mga treasure hunter na hindi pinag-aralan ang mga anggulo ng mga sign, nature ang tawag nila dito. Yan mga bro, ito ay parang nature kung tingnan. Meron siyang slash dito, at yan. Hindi ko makumpirma kung right foot or left foot. Ang ibig sabihin nito ay travel tayo. Dito, yan, isang dot marker. Tinuturo ng paa na sign. At dito mga bro, tingnan ninyo, may hole. Yan, hindi na nature mga bro. At dito pa sa gilid. Yan. Dito. Yan ang bantayan ninyo mga bro. Yan ay ito tinuturo ko sa inyo. Yan dito. Papunta doon sa foot marker. Naka street formation mga bro. Papunta dito. At dito naman naka ganyan mga bro. Ganyan. Ito yung sa gitna. Patungo doon sa foot marker. Ang ibig sabihin, target to treasure, cross mga bro, ang mga alignment ng mga butas, cross. Ang ibig sabihin, travel tayo. Yun na bato. Tingnan natin. Isang napakalaking bato. Yan ang ibig sabihin nito mga brother, pag-aralan ninyo ang treasure hunting. Dahil yan ang sinasabi ko na maraming tricks ang mga Japanese. Yan. Hindi ko makumpirma kung right foot or left foot. Yan. Yan ang importante mga bro. Target to treasure,
tingnan natin kung ano ang tinuturo. Yan ang paglukit ng mga sign, mga bro, in logic style. Dahil ito ay sapa, at ang tingnan niyo dito ang mga malalaking mga bato. Tinuturo ko lang ang totoong pressure, mga bro, dahil napakalalim ang gamit ng mga Japanese. Ito ang isa pang bato, naka-alignment. Yun yung isa. Napakalaki, mga bro. Didmahin na natin ang maliliit na mga bato, dahil sadyang maanod lang yan ang baha. Ito, target pressure. Yan ang bantayan natin. Ito ang pinapoint. Ito ang pinapoint na bato. Pero hindi ito ang kontarya natin. Yung butik na napakalaki, mga bro, ang kontarya. Kontarya natin. Yan. Yan ang mga alignment marker. Possible ang mga Japanese ay maglibing talaga dito sa gitna ng sapa. Yan, mga bro, naka-alignment ang mga malalaki mga bato. Yan ang marker na mga hapon, kung maniwala man kayo sa hindi. Itong tinuturo ko, mga bro, ay ito ang logic style ng mga Japanese. Ang puntarya natin, yung napakalaking butik. Yan, mga bro. May nakakasama na akong nauna sa napakalaking butik. Yun ang hirap dito sa restauranting, mga bro. Dahil kapag maghanap ka, tutuungin mo talaga ang mga area. Parang may nakakuha na dito, mga bro. Ito ang napakalaking butik na nakita namin. Ayan, mga bro, may butas na dito banda. Dito. Ayan, mga bro, yan ang nakaukit sa bato. Harap siya sa butik. Yan. Harap sa butik. Ang ibig sabihin, ang meaning niyan, mga bro, ay pressure inside the big rock. Ang ibig sabihin niyan, dito, mga bro, ito ang tingnan namin. Dahil iba ang tunog sa batong ito. Yan. Iba dito, mga bro. Iba ang tunog. Diyan banda. Yan ang mga hapon, mga bro. Ginagawa nila ang tinatawag na simplicity. Kailangan lang suriin ang napakalaking butig na ito. Yan. Kung nakuha naman yan, dahil yan ang naabutan namin, siguro parte lang yun ng nature na halo. Tingnan namin, yun ang tatrabahuin namin. Yan kalaki ang mga butik, mga bro. Parang pagkalapit sa parang bahay na rin ang tingnan.
Ito ang sapa. Then banda siguro na ang gibawis dito. Isa itong butig mga bro. Yan. Binutasan dito. Parang nakuha na ito mga bro. Napakalaking butig. Yan. Yan ang tanda natin. Ito ang tinuturo ng foot marker. Napakalaking butik. Dito banda. S direction. Diyan ang araw 6 o'clock in the morning. Sikat mga katiits. May mga hole marker dito mga katiits. Heart marker. Mukhang nakuha na ito. Ito ang napakalaking butik mga katiits na kahit baha pa na napakalakas ay hindi ito matatangay. Ito ang tinuturo ng mga sign doon. Yung bato na napakalaki. Ayun. At dito ang inibag ng mga treasure hunter. Dito banda. Iwan ko lang kung may nakuha pa sila dito. Yan na po. Maraming salamat. Pinakita ko lang ang mga area sa sapa mga bro. Para magka-idea na kayo na ganitong klaseng mga sapa ay nasa gitna ang mga deposit. Pero sa mga malalaking mga bato, katulad nito. Ito ang tingnan nyo mga katiits. Para meron na kayo makuha ng mga idea. Yan, naka-alignment. Doon. Mga bato nga mayroong mga sign. Maraming salamat. Golden Philippines, Treasure Hunter. Maraming salamat.